Matagal kasi ang reformat. Kagaya kanina, nag-reformat ako. Wala pa yung ano, installation ng application. Mukha lang natin kung wala. Dalawang oras, tatlo. 2 to 3 hours. Sige, ito, babalik ako na. Balik mo lang. Oh, medyo ano kasi ito eh. Yung Asia na yan. So, yan, ano, testing ulit, testing. Nakita mo kanina, sir. Pinaiwanan na natin sa customer. So, ang ano nito ay, dinadiagnose natin. Testing ko na yung mga memory. Nag-restart kasi siya before. Nag-restart. Basta tanggal ko na yung video card niya sa slot. Ayan. So, corroded yung video card. So, nagahang yun pag nakalagay. Video card. Plus ngayon, ito ay yung pinakita ko kanina na nag-wiri-wiri sa either PC sa processor. So, ngayon, solution natin is kasi napansin ko dito ay wala siyang nakalagay na heatsink para sa kanyang PCH. So, yun ang isang problema. Ayan. So, wala siya. Ngayon, tapatan ko lang ng pan. Baka isa yun sa reason kung bakit siya nag-wee-wee-wee at nag-shutdown. O, ano. So, try. Diagnose. So, medyo mahaba lang ang oras ng aking diagnosis kasi ganun ang nagiging issue niya. So, desktop lang yung dinadiagnose natin. Desktop Dell. Dell po ang ating motherboard. So, ang model na ito ay bali ang RAM natin ay DDR3. So, ayan. Single BIOS siya. So, problema, wala nakalagay na heatsink. Hindi ko alam kung bakit. Ito ang problema. Yung pinatapatan natin. Itong chipset na yan. Baka lang, baka. Just, let's try! Magigames muna ako. Buwan ko muna mag-games. Kasi ng aking magka-counter-strike muna ako. Let's counter-strike. Tingnan natin kung galing ng tupak na ito. Hindi maintindihan. Ano tayo meron dahan dyan? Oh, what's happening? Stop pa? Here we are.
problema, dahil lulok. Diba ito dito itong PC na ito? Bakit yun? Ayan, nanatay. Yan na yun. Yan, nag-shutdown siya. Yan, restart ulit. Patay, tapos restart. So, mahaba-habang testingan. Ayan, after restart. Ayan, ganyan na. Yan ang problema niya. I think dito talaga siya. So, kasi pag tinatapatan ko siya nito ng ating pan, yung kanyang PCH, so, nawawala yan ganyan. So yan. Kailangan ko pa siyang testingin. Testingin ko. Kailangan ko munang try. So yan. Matas yung kanyang temperature. Tapos bigla magpupula yan. Open natin ang Chrome. Open yung Chrome. 71 na siya. Ayan. Blue screen na yan. Magpasok ni Chrome. Patay na yan. Ayan. Ibig sabihin, pag ganyan, blue screen na siya. Bumagsak. Hindi siya nag-hang. So, open ko siya ng running tab ni Chrome. Malakas ito sa ano eh, hatak. Ayan. Na makita natin kung babagsak si this usage. YouTube. Wala ba tayong internet? So, ibig sabihin, pumula siya. Baka, ano, bigla siya na Google screen. Ito pumasok yung pula. Hindi natin masure kung hard disk. Let's check and diagnose. Pero yung naguguhit-guhit sa kanya, ngayon, wala na siyang guhit-guhit. Nagsha-shutdown naman siya. Yun ang problema. Yung sa guhit-guhit naman dito, naging issue. Nag-heated siya. Tapos ngayon, pag sa video card, nakasalpak na PCI, nag-hang. Dito naman, blue screen, nag-shutdown. So, napakaraming problema na itong desktop na lang. Dell desktop, nabili lang po ito ng second hand, sabi ng may-ari. Ayan. Tumaas na naman siya. So, open tayo ng maraming application. Ito, meron siyang USB security. So, ano ba yung mataas na kumakain ng apps dito? 17 MB. Saan yun? Explorer wari ko yun. Ayan. Ayan na. Yun na yung matindi. So sad. May nakatapat na napan. Ganyan pa rin.
Ayan, ito yung tinitesting natin kahapon. Bali, pangalawang araw na ngayon. So, until now, kanina, 8 to 9. So, tas, 8 to 9 sa oras, alas 9, nag-ano siya, guri-guri ulit. Yung parang, ano, yung processing, ano, problem. So, ayan. Ito ngayon, 9 to 10 hanggang oras na yan. So, 1 hour and 45 minutes. So, until now, hindi pa rin siya yung sa processing. Yung guhit-guhit na mga color coding. Yan, bali yung settings niya, ganyan pa rin. Bali ang ginawa ko lang ay tinanggal ko yung memory. So, ito, nga ngayon ko lang din napansin. So, sabi kasi nung may-ari, parehas. So, tinignan ko, kala ko parehas nga rin. So, ito kasi yung original. Isa na to. Yan yung original. Ito pala ay nakalagay, parehas siya DDR3. Pero yung pagkakatingin ko ay akala ko parehas. So, ito pala ay 10600. Itong isa, DDR3 din yan, 1600 pala siya. So, pero ginagsabay, hindi ko siya, hindi ko pa na-try kung ano, isusubukan kong i-try itong isa na ito kung hindi pa rin siya magahang o maguguhit-guhit sa loob ng isang oras. So, ayan. Kasi na-try ko na to, yung memory ko. Ito ay 133. Kasi nakalagay kasi sa support ni ang sabi dito kasi, ang support ng kasi ni Dell na to, yung board Dell, yan is 133 and 1066. Yan lang yung supported na memory. 4GB para sa 2 slot. Bali, 8GB ang maximum. 64-bit. So, yan. Sa 133, 1333. So, 1 hour and 45 minutes, hindi pa siya nag-guhit-guhit or nag-bubluskin or something else. So, yan. So, yung original na nakalagay dito is 1060. Pero nakalagay kasi doon is 1066. Ayan. So, susubukan ko ulit siyang itry and sa loob ng isang oras. Kung magkakaroon pa rin siya ng guhit-guhit sa screen. O magahang siya. Pag wala. So, ayan. Na-reformat ko na to. Ang problem kasi is blue screen. Blue screen hang. Ito sa blue screen. Yung sa kanyang video card, nag-hang. Startup pa lang, hang na siya. Kung na-remove ko siya, nawala yung hang. Ayan. Tapos, yung blue screen, nawala siya nung ni-reformat ko. Ayan, ngayon, hindi na siya nag-blue screen. Ang guhit-guhit naman yung tira. So, napakaraming possibilities, issues na lumalabas sa kanya. So, yung last testing natin, na-testing ko siya para magpasyahan ko na motherboard to processor kasi wala ba testing na processor. So, either motherboard. Ayan, yung huling pasya ko kapag, ayan, pero so far hanggang ngayon, hindi pa siya nagluloko. Napansin ko lang dito is tumataas yung ano niya, nagahang siya. Tataas yung kanyang CPU, memory, disk. Yung kanyang percentage na usage. So, temperature naman, stable siya, 45, 46. So, stable yung temperature ng processor. Hindi, nag-download na ako ng open hardware para sa testing. Ayan. So, ito ang, ano, habang tinitesting ko, susubukan ko rin palitan ng hard disk kapag nag-blue screen. Ito yung last testing ko. Ano pag kapag nag-atag dito, kapag nag-hang uli. Kasi so, may sobrang init din itong hard disk eh. Pero wala naman siyang bad signal ako naririnig. Ayan, so ang tinitesting ko ngayon, nasa RAM na ako. Tapos sunod ko titesting ay yung kanyang hard disk. Ayan, pero so far, mula kanina, nung nilagay ko yung RAM ko na speed niya ay 1333. Until na 1 hour and 45 minutes, hindi pa siya nag-hang. Compare dito sa isa na to, na magkasabay dito is 1 hour lang, maghahang na siya at maguguhit-guhit din sa kanyang screen. Ayan. So, ayan, update ko kayo later. Mahaba ang ating oras, hindi kaya ng video.
9 hour. Okay. Update ko kayo later. Update ko lang kayo. So, ito yung repair ko. Buhat kahapon. Ang alas 3. So, until now, hindi pa rin siya namamatay. Tapos yung temperature naman niya is, ayan, stable siya. Hanggang 48 degree lang. Na kayang itaas. Ayan. So, yun sa ano naman natin, task manager. So, yan lang ating temperature. Ang usage pala. So, hindi na siya nagpupula. Ayan. So, ginamit ko na is yung sarili niyang memory. Ayan. So, ang oras ngayon ay 10K. Is alas 3. Kanina ko pa yung tinitesting. So far, hindi na siya namamatay. Na-close ko na rin siya. Then, tinanggal ko na itong isang memory niya. Ayan. So, I think yung naging problema nito ay memory, video card, yung sa slot, PCI kasi corroded siya, and then yung program. Yun naging problema niya. Bali, marami lang siyang naging sira. Memory, video card, yung PCI na video card. So, corroded siya. Tapos memory, difference, second hand lang kasi nabili ito. Kaya parahil, nag-blue screen. Or something, ano, isa sa part yun ng blue screen, yung sa memory. Second hand lang siya, then different siya dun sa isa. Sa isang memory nakalagay. Ito kasi ay 1600, so ang kapasidad kasi nito is 1333 at saka 1060 series lang na memory ang supported. Yung about sa series natin sa Dell. Sa Dell, ano, so, yun lang ang kapasidad niya. So, 1600, marahil hindi yata kaya. Pero may mga comment doon sa Dell mismo na website, sa mismong factory nito, na mayroong iba daw gumagana. Pero, hindi siya nire-recommend ni Dell. Kasi, mayroon siya mga issues na nagkakaroon ng error. Yun, kapag lampas doon sa maximum na nakadeclare sa specs ni Dell. Ayan. So, problem niya, tatlo. Video card, memory, and program. Ayan. So, pero okay na siya. Hindi na ko ba yung tinetest. So, ayan. In case na makita nyo yung ganong nagbiwiri-wiri sa screen. Gahang. Hindi nagbubot sa startup. Try and error lang. So, mahaba yung oras kong naubos. Then, siyempre, malakas ang kain sa kuryente bilang repair technician. Abala sa oras. Pero, hindi naman siya ganong kabala. I think, pero ano pa rin, medyo mahaba kasi yung oras na nagugol natin. Pero ang charges ko lang sa customer is maliit lang. Hindi ko naman siya charges ng malaki. Ayan. So, ayan. Testing ko. Until now, okay na siya. Good na po. Okay na. Working na. Papakukunin na nung may-ari. So, hanggang dito na aking video. Ang ating vlog. So, salamat sa inyo. Panonood. I hope nag-enjoy kayo. And kahit pa paano makapulot kayo ng kunting aral sa ating sinagawang pagre-repair dito. Hanggang sa muli. Bye-bye.